Hello guys, good morning! Good morning po sa inyong lahat guys. Now it's 11:32 in the morning dito sa Dubai. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinood sa atin this morning. So today guys, I have a very important announcement po sa lahat po ng mga travelers natin. Sa lahat ng mga exiters natin na nandito sa Dubai. Yung mga naka-visit visa, na kailangan po mag... Bakit ganun? Ayaw na naman mag-play ng music ko. Kailangan ko na naman pasakan siya ng headset. Okay, again, ulitin natin. Bakit ganun? Sinasabi na naman niya headset daw. Naka-ano siya ng headphones. Okay, anyway. So today guys, hello Janina, good morning. Good morning to my 14 live viewers this morning guys. Please guys, I have an announcement to make, okay? Actually, ginawa ko na yung live streaming ko couple of days ago tungkol po sa mga exiters natin ngayon. So guys, if you have friends na nag-e-exit o mag-e-exit pa lang, pa-exitin nyo na po ngayon din. Okay? Kasi teka, ang sounds ko kasi, nawawala. Why like that, my friend? Teka lang ha. Ooh. Okay. Sana tumugtog na siya. One more. Ayaw pa rin. Naka-headphone na naman siya. Okay, anyway, hayaan nyo na. Wait lang po. Ang hirap pala ng walang music. Ano? Oo. Okay, standby lang po. Hello kay Eric Valencia. Ayan, sa lahat mga nanonood sa atin ngayon. Ito guys, pangit pala ng buko. Okay guys, again, ito na po tayo. So wala na tayong music. Direktahan na po tayo for our very important travel update. Guys, sa lahat po na mag-exit ngayon, for those who are planning mag-exit ng A2A, ang A2A po natin is until August 29 na lang, okay? So, ibig sabihin po niya, napakarami na pong mga kababayan natin, even non-Filipinos pala, lahat ng mga exiters, nagpapabook na po sila ng mga ticket ngayon for airport to airport. So, expect guys, na wala na pong ticket available today, tomorrow, and the next day. As far as I know kasi, yung available na lang as of now is August 28. Okay, kaya po, please, okay, magpabook na po kayo ngayon. Another reason kasi guys, is kaya marami ang nag-i-exit ngayon, it's because mag-holiday na kasi. So that's from August 30? Is it 30 or 31? I think that's August 30 up to September 3, holiday po, okay? Kaya wala po tayong... Definitely wala pong exit ng A2A during those days. Kasi holiday po, may i-stack lang kayo sa loob ng airport. Walang approval na mangyayari from immigrations. Okay, and second, ang next pa na available of course is September 4. Kaya dapat malinaw po yan ha. Please guys, do announce it. Share it to all of your friends. Especially yung malapit na mag-expire ang kanilang mga visa. It's either from cancellation man sila or from tourist visa or visit visa. Kapag doon nag-fall, okay, ang kanilang mga exit, eh dapat po mag-exit na sila ngayon. Or, wala silang choice but to overstay and prepare for the payment ng kanilang overstay penalty. Okay, and again, para naman po sa ating mga Oman exiters, guys, right now, ang Oman border is still closed. Sarado pa po siya, kaya nga po, walang tumatanggap ng exit to Oman by land. Okay, sarado pa siya, I think it will open on August 27 pa. So, ibig sabihin, sa lahat ng mga gusto mag-exit sa Oman by land, sa 27 pa po available. Okay, since ang haba ng time, yung panahon na sarado ang Oman border na by land, if for sure, marami na po ang naka-line up dyan. Kaya if you're planning, yun lang talaga ang budget mo, yun lang talaga ang pwede sa'yo na pag-i-exit sa Oman kasi mas mura siya. Ipabook nyo na po ngayon sa MTQ Tourism. Magpabook na po kayo ng inyong exit. Pero guys, ito. Mind you lang po na be ready. It's because 27 yung exit nyo by land sa Oman. Okay? Pero pagdating kasi ng 30, it's a holiday. So kailangan you have enough budget. Kasi... ibig sabihin yan, kung hindi ka na-approve until 29, eh maaring mag-stay ka sa Oman until September 4.
Okay? So please do share that to all of your friends na mag-i-exit po or malapit na matapos ang kanilang mga existing na mga visas dito sa UAE. Okay, although exit naman natin to Armenia is still available po yan. Wala naman pong problema dyan except that medyo i-book nyo ng maaga kasi of course guys, alam naman natin kapag tickets talaga, kapag airplane tickets, the closer you are to the date, mas tumataas po yung available na mga seats. Kasi syempre, yung aeroplano po kasi is categorized yan into different seats. So meron silang economy, meron silang business class, meron silang other level ng ano. So mas mahal yun. So, of course, maunang mauubos yung nasa economy. So ngayon, kung wala ka ng budget, you cannot afford the business class. Sobrang mahal. Okay? And, ayun, magbabasa muna tayo ng mga greetings. Hello kay Antoinette Pesino. Sabi niya, hello! From Mabel Aringo Gaon. Good morning, Idol. Watching from Riyadh. And yeah, Janina, see you soon. Hope to see you this Friday for our Facebook Live ng Friday Treat. Hope you are available. Although we're not yet final with the location. Pero for sure, kapag wala na talaga, back to rise me up na naman tayo sa Burjuman. And also, asa na tayo? Anong nangyayari doon? Bakit siya nagpi-play? Ay, wala siyang sounds. Anyway, hello kay Eric Valencia. Kumusta po, Sir Juni? Ito, mabuti naman. Kumusta ka na? Yan. And to Antoinette, ayun, nabasa na natin. From Raindrops, hello Sir Juni, how are you? And Antoinette Cabo, sabi niya, Juni, ang ingay ni Antoinette. Hello! Teka nga, tingnan ko nga siya. Ayan, okay. Sabi naman ni San Diego May, good morning kuya, here at Alcobar, Saudi Arabia. Sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia. Good morning of course sa lahat ng mga Filipino staff ng Dubai Dolphinarium. Kaya pa lang guys, I would like to say thank you so much guys for the opportunity, for the time na binigay niyo sa amin to enjoy what's inside Dubai Dolphinarium talaga. It's an experience na hindi ko makakalimutan. Imagine, on that day, nagkaroon ako ng love life. Kasi diba, if you guys watch videos ko na na-share ko na sa aking YouTube channel and in my Facebook page, and I have swimming with the dolphins na. Tapos, ang dami namin ginawa. Ayun, alam mo yun, yung first time ko humawak ng ganong kalaking isda. I can't imagine yung ganong feeling na sobrang sarap. Kaya, again, we would like to say thank you so much to Dubai Dolphinarium. Kaya guys, if you also like to enjoy kung ano yung mga show nila doon. They have bird show, they have dolphin show, they have swimming with the dolphins. Meron silang mirror maze, they have 5D cinema. Marami silang mga souvenir items doon. If you love fishes, okay, or especially dolphins, you have to go there, guys. Nasa Creek Park sila, Gate 1. Ayan, napaka-affordable po ng kanilang mga rates dyan. So always, guys, visit yung kanilang Facebook page. Please do check my previous video. Nasa baba lang yan. Nandyan po ang link ng kanilang Facebook at kanilang website, okay? Okay, ayun. So thank you again. Thank you so much talaga. So please do watch out yung pinaka-professional video namin with Cassandra Sawali. Kasi ini-edit pa niya. So, yung video na yon is intended for all or general public audience. So, unlike kasi yung ginagawa ko ay more on for Filipinos. So, I did a lot of videos na to support, of course, Dubai Dolphinarium. At the same time, kay guys, sa lahat ng mga gusto mag-travel no, dito sa UAE, sa Dubai, nandito po kami, MPK Tourism para po mag-assist sa inyo for all the inbound tours na gagawin nyo. So that's including, of course, Dubai Dolphinarium. Okay, and sabi ni Janina. Nabasa na natin yan. Okay. Eric Valencia, sabi niya, natuwa ako, sir, binati mo ako, sir. Nanonood ako sa Facebook lang, sir. Narinig ko, binati mo ako. Sa Pinas ako niyan, sir, sa Quezon City. Hindi kita binati. Hello? Ba't kita babatiin, no? Di joke lang. Mainit talaga siya. Okay. And, sino pa? Ate Zuzi Falconet, of course, ng Kabayan Kapit BC. Good morning! Good morning sa'yo, ate. Yan. So, kumusta na nga ba ang celebration after ng celebration ng Kabayan Kapit BC? In regard po sa'yo, ate, have a nice day to you. And also, ito nga si Marie Angela. Ayun, please do watch. I already uploaded in my YouTube channel, in my Facebook, yung interview ko sa inyo. I'm so happy to have you guys.
na mapasama sa aking interview because I'm always proud to see kababayan natin nagtatrabaho sa mga malalaking companies dito sa Dubai. So, till next time, hope magkita tayo somewhere pa. And malay mo, diba, next time, bivisit ko ulit kami sa Dubai Dolphinario. Okay, sabi ni Josie Dafon, hello po kay Juni. Sherwin Guevara, hello Sir Juni from Abu Dhabi. Ayan guys, hello sa mga kababayan natin dyan sa Abu Dhabi. Kumusta naman ang mga buhay nyo dyan? Ayan, kailan kaya ako pupunta ulit ng Abu Dhabi? Wala akong invitation doon. Okay. And from Antoinette, sabi niya, Juni, you're so friendly. Ayan, thank you so much, Antoinette. Yes. Diba kasi alam mo, masarap kasi na wala kang kaaway. Ako, nangaaway ako minsan online. Pero hindi. Ako yung tipo ng tao, guys, that as much as possible, mas maganda kasi na we have to share positivity to everyone. Kasi mas masaya na everybody happy lang, di ba? Kung kaya naman natin magpasensya sa ibang tao at mag-extend, of course, ng pasensya, eh, okay na. Mas maganda kasi may magandang relationship tayo sa bawat isa, di ba? Kaya yun. Okay, sabi po ni Will Policarpio, Sir Juni, ask ko lang po, tapos na po grace period ko this August 27. Wala pa po visa ko. Sabi sila daw, bayad overstay ko, wala pa po ba maging problema yon? Thank you. Okay. As definitely, since nag-overstay ka, talaga may problema yan. Okay? So yun nga lang, you have to coordinate with yung agency na contact mo. Kung sa amin ka man, eh, guys, again, ano, sa lahat po ng mga kababayan natin na yung na-overstay, please, guys, do watch out, ha? Kasi not all travel agency will give you an opportunity para pala mag-ipon ng pera mo, para makapag-exit ka, para intindihin ka na your company are going to pay for your overstay. Kasi po, kapag na-block ang system ng visa card holder or supplier pala, guys, definitely, kailangan nilang mag-file ng absconding case sa mga lahat ng mga overstay nila or else hindi babalik yung business operation nila. Kasi po, masasarado ang business nila, eh. Stop ang operation nila kapag block yung kanilang card. Okay, kaya po, be careful, okay? Be conscious of when is your expiration day. Ito, tinuturo ko to madalas, ano? Guys, if you have 1 month visa, minus 2 days po dun sa date kung kailan ka pumasok dito. And to those with 3 months visa, minus 3 days po yan. At itapat nyo po, kung natapat kasi ng weekend yan, wala pong exit. Okay, tandaan nyo, ang overstay penalty for tourists is 300 dirhams first day, and 100 dirhams succeeding days. From cancellations naman, 200 yung first day natin, and then 25 dirhams yung succeeding days. So if you don't have that budget, okay, pag-aralan nyo na kung kailangan nyo mangutang sa pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo, do it. Okay, kasi kapag nag-overstay kayo ng matagal, okay, at dumating yung point na nag-block na talagang system ng visa card, visa supplier, mas mahirap, guys, na meron kayong kaso sa ibang bansa. Kung you are working, tapos hindi pa na visa change yung employment visa mo from your employer, at kapag na-file lang ka na ng absconding case, lahat ng effort ng company mo sa'yo will be useless. Okay? Mas gagastos sila ng malaki kaysa sa pa-exitin ka na lang. Exit kasi magkano lang? 3 months is 2-1. 1 month is 1-4. Kaysa gumastos sila ng more than 10,000. Okay? And from Maria Angela, thank you po sa shout-out. Ayan, you're welcome, hello, kina Gladys, kina Pyra, and to all kababayan natin ng mga ganda dyan na nagtatrabaho sa Dubai Dolphinarium. Thank you so much again. And sabi po ni Jessica De La Cruz Rambac, saan office mo, kuya? Gusto kita makita. Yes, guys, I am here at Manila Building. Of course, MPQ Tourism Showroom Office. Manila Building, sa first floor po kami. Same building po kami ng Jollibee Satwa. Okay, so if you are, guys, familiar with the Big West Zone, dito sa Satwa, nandito lang po ako from 10 in the morning until 7 or 8 p.m. Okay, see you dalo kayo dito, guys. If you have like any inquiry, you can visit me here anytime para magkita-kita po tayo. And also, sabi ni... Hi, Neil! Neil Orsino. Hi, kuya. Hello sa mga Kuray family. Ayan, hello. Kumusta na? Long time no see. Ayan, God bless daw, sabi niya. Okay, and from Sherwin Guevara, Sir, may band po ba? Para nag-resign sa work nang wala pang 6 months. Unlimited po ang contract. Thanks po. Okay, guys. To those who are inquiring about
tama ba ako? To those who are inquiring, tama ba yun? Inquiring. To those who are inquiring, guys, about a limited contract, about labor ban, etc., etc., I would like to recommend you guys to please do search in Facebook, okay, or in YouTube, ang Dublog, okay? Dublog is a channel of my very good friend na si Lance Japur, na he is an HR specialist. Nag-interview siya ng mga senior HR dito sa UAE at nag-share siya ng mga updated informations about sa labor, okay? Guys, please do visit that Dublog, D-U-B-L-O-G, Dublog, okay? So, doon po kayo makakahanap ng sagot. Kasi normally, just to give an answer to Sherwin, normally kapag 6 months pa lang at unlimited contract ka, alam ko meron eh, meron ka pa ng labor ban. Kasi 6 months pa lang, wala ka pang 1 year. Okay, hello kay Pia Alvarado. Hello po, Sir Juni. And from Sherwin, okay, thank you po. Okay, guys, again, ulitin po natin, guys, no? Sabi ni Sullivan Corosa, Sir, natapos ng 2 years contract, kailan ba ako pwede mag-cancel visa? Kasi gusto makalipat ng company ko. Thanks po in advice. Okay, since natapos na yung kontrata mo, definitely, you are free to go. Okay, pero yun nga lang, guys, depende yan sa company. There are some companies na pinapauwi talaga kayo sa Pilipinas, eh. Diba? So, that's why, better talk to your HR, request for them, na they will allow you sana na instead of going home in the Philippines, eh sana i-allow kayo na mag-exit na lang and going back with a tourist visa. Okay? Kasi lahat naman ng bagay na dadaan naman sa usapan eh. Okay? And Marlo Ramos, Sir, may promo ticket ba kayo ng December? Okay, Marlo, watch out for that. Inaantay pa natin yung mga promotions. Wala pa tayong so far na promotion sa ngayon for tickets. So, just follow MPK Tourism Facebook page para maging updated kayo sa mga promotions natin, especially sa mga gustong umuwi sa Pilipinas. Okay, and hello kay Chris Paranaque. Pre, hindi na tayo nakita ulit. Nakita ba tayo sa Dubai? Never, di ba? O, hindi tayo nakita sa Facebook lang. Okay, guys, again, uulitin ko po, no, this very important announcement, especially sa mga late na po nakapanood sa atin. Guys, if you are about to exit na po, or if you have family or friends na malapit na ma-expire ang kanilang mga visa or cancellation visas, cancellation pala, is guys, please be reminded po that airport to airport is just open. Ang available ticket na lang is August 28. Okay? So, pwede pa po tayo mag-airport to airport until August 29. Kasi nga po, August 30 to September 3, is holiday, wala pong A to A. So, dapat pong malinaw yan. Okay? And sa lahat naman na mag-exit sa Oman, close pa po ang border ng Oman ngayon, kaya wala talagang nag-exit sa Oman, close pa po ang border, and it will be open on August 27 pa, which is this coming Sunday. So, sa mga gusto mag-exit sa Oman, ayun, 27 pa po ang available. So, since 27 na lang ang available, magpa-book na po kayo sa amin para po makakuha tayo ng Oman visa nyo and you are okay to exit by land on August 27. Kasi if not, baka po kasi maubusan kayo. Okay? And another one is, guys, just a friendly reminder, if you have friends na nasa Oman ngayon, of course, diba, na-trap sila because, yun nga, nagsarado kasi ang border by land. Normally kasi, guys, ang in-offer talaga ng mga agencies, okay, na exit by land is two-way bus transportation. Okay? Guys, please naman, konting understanding din sa travel agency. Hindi po ibig sabihin na nag-exit kayo sa Oman, bumili kayo sa isang travel agency, at lahat anong magiging problema doon ay sagot po ng travel agency. Hindi po ganun. Ganito po yun. Ang isosolder lang po ng travel agency sa inyo is yung services na binabayaran nyo. Okay? This is just a little FYI to everyone. So, ano ba yung binabayaran nyo sa mga travel agency? Like, for example, sa MPK Tourism, binayaran nyo sa amin is yung two-way transportation nyo. Okay? Kasama kasi sa package yan. Yung visa application nyo. Okay? Kung tumagal man sobra ang application ng visa nyo, na naka-apply naman talaga, ina-apply talaga namin, eh hindi po kasalanan ng travel agency kung inabot kayo ng siyam-siyam sa Oman. Okay? It's because ang visa approval po is hindi po nasa kamay ng mga agencies.
Okay? Yun nga lang, you have to make sure, of course, para naman patas ang laban, you have to ask and double check talaga sa travel agency kung talaga na-i-process nila ang iyong application. Kapag na-i-process po, eh, hanggang doon lang kasi ang kayang maibigay talaga ng travel agency. Okay? Ang magagawa lang ng travel agency is to follow up and follow up. Pero yung tipong, sir, kailan ma-approve na ba yun bukas? Anong oras ma-approve? Guys, hindi po masasagot ng travel agency yan. Okay, dapat po aware po tayo. And then, like for example, what happened? Nagkaroon na nagsarado nga bigla ang border without any announcement. So, na-trap sila doon. Hindi sila makabalik by land. Hindi po kasalanan ng travel agency yan. Kasi nga guys, ang binili nyo po kasi sa travel agency is two-way bus. Transportation lang. So, since naging eroplano, hindi po sagot ng travel agency yung kung gusto nyo mag-take ng eroplano. Okay guys, be fair, okay? Pero ang kaganda naman sa amin is, of course, we have to recommend you to give you discount kung possible. Kung anything na kaya namin itulong, itutulong naman namin sa mga clients namin na nasa Oman. Kaya guys, again, if you have friends who are still in Oman na hindi po sila nakaka-uwi at may budget naman kayo guys, ito po yung option. Coordinate with your hotel, yung hotel nila dyan sa Oman, na i-serve, na dapat may service kayo going to the airport ng Muscat and then flight pabalik ng Dubai. Yun lang po talaga ang solusyon. Kasi nagulat ako, I have some friends na may mga friends sila doon na hindi nila alam ang gagawin. So buti na lang, nabanggit ko na yun ngayon isang option if she really wanted to come back na. Yun nga lang, magbibili nga lang talaga ng ticket pabalik ng Dubai. Okay, and last is yun nga guys, sa lahat ng mga, ano dito? Lahat ng mga nabanggit ko na no, about sa Oman exit and Armenia, yun na lang isang option natin. Not, kunyari, talagang kailangan mo talaga mag-exit ASAP, ayaw mo masira yung record mo na may overstay ka, then book your ticket now guys for Armenia exit. Okay? And, yun na ba? Tapos na ba tayo? Mother, anong ginagawa mo dito? Sama talaga sa pangano, sa pagbablanco. Okay, so, message from Marlo Ramos, sir, may promote. Ay, nabasa na natin yan. Hello kay Dela Cruz, Jeanette. Sabi niya, hi, good morning po. Pa-shoutout po. Hams Almaya Salon Beauticians watching here in Al-Gulf Kingdom of Saudi Arabia. Nakakatuwa naman na sa mga kababae natin dyan sa Saudi noon na napapanood po tayo. Don't worry guys, soon, this is a promise, magkakaroon ako ng fixed time ng pagla-live ko para alam nyo kung kailan nyo ako aabangan. Para kasi minsan I understand na marami sa mga babae natin na natutuwa sila na nasa shoutout natin. Yung kanilang mga names or yung family nila or friends online. At the same time, nasasagutan natin mismo ng on the spot yung kanilang mga questions. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng mga kababae natin dyan sa Saudi Arabia. Ayan, sana makadala ako sa inyo dyan. Why not if given a chance, di ba? And that's all. I think before I say goodbye, guys, mag-iwan ulit ako sa inyo ng isang napakagandang inspirational message from CBN Asia. And our message for today. Magandang message natin ngayon today, guys. Anyway, ngayon pa lang, pala I would like to say thank you so much sa lahat po ng nanonood ng Buhay sa Dubai Stories, which I am actually now starting po to interview big names dito po sa UAE. I started it with Chris Calombiran, siya yung pinakakilalang photographer dito and social media, a social advocate. Si Ayon Gonzaga, the famous Filipino blogger. Si, who else? Si Dr. Rebecca Desiderio kailan lang, which I shared guys na nagluluto kami ng, nagluluto siya pala, hindi kami. Nagluluto siya ng shabu-shabu. So imagine guys, she's the CEO of the Mythical City Dubai and the wife of Captain Desiderio ng Emirates Airlines. Na I'm so honored na winelcome niya ako sa bahay niya at doon kami magkwentuhan at konting house tour. And also, of course, I would like to say thank you guys if you haven't watched yet. I also interviewed si Miss Vangeline Federico. Nasa Facebook videos ko po yan, or visit my YouTube channel, Buhay sa Dubai, na sinare sa akin ni Miss Vangeline yung kanyang success story. Na she started as secretary at ang tagal niya rito nag-visit visa. Tapos now she is the HR director ng Dusitani. So she's very famous because of her, maalaala mo kaya
Maalala mo kaya life story na naging inspirasyon ng napakarami OFW. And also, I did interview na rin, of course, ang owner ng Ilustrado Magazine, si Miss Lalaine, na super nakaka-proud yung ginagawa niya na to represent yung pride ng mga Filipino din when it comes to magazine talaga, when it comes to passion, when it comes to trends. Kaya maraming maraming salamat, of course. And of course, I did interview na yung CEO namin, si Madam Malu Prado, after winning the Entrepreneur of the Year ng the Filipino Times Awards. At guys, may mga ilang videos pa ako in my YouTube channel where I interviewed mga ordinary OFWs of their life bilang isang OFW dito at kung ano-ano pa. Okay, kaya thank you so much again sa mga nanood at humabol na manood kahit hindi na tayo live. And our inspirational message for today, guys, is avoid also means do not stay. Okay. May mga bagay sa buhay natin, guys, where alam naman natin sa sarili natin na we have to avoid doing these things. Okay? Alam natin na may mga bagay tayong ginagawa na dapat hindi natin ginagawa. Aware tayo eh kung saan tayo mali. Di ba po? Yun nga lang, because we don't want to step out from our comfort zone, ang nangyayari, we enjoyed staying on that comfort zone. So, if you really wanted, guys, to become successful, if you really wanted to become better, and you just stay dun sa level ng buhay mo na you should avoid sana, eh walang magyayari. So, do not complain soon na hindi ka successful. Na do not complain soon na hindi maunlad ang buhay mo. Because you're supposed to avoid it, pero nag-stay ka eh. So, do not stay. Okay? Ito guys ang ginagawa ko. Every day of your life, I mean, do something that you haven't done for... mali yung line ko. When was the last time you did something for the first time? Kailangan meron kang gawin isang bagay, okay, sa buhay mo na hindi mo pa nagagawa. For example, every morning start with, simulan mo na sinupin yung higaan mo bago ka matulog. Bago ka umalis ng bahay, di ba? Pagising mo, ba't hindi mo tiklupin ang iyong kumot? Hindi ako marunong mag-Tagalog. Bakit mahirap na hirap na ako mag-Tagalog ngayon? Kasi guys, start with something na teka. Nga pala no, pag morning pala, hindi ako nagtututbrush kaagad. So, gawin niyo yun. Kasi guys, if you are always challenging yourself, doing something new every day, hindi naman kailangan something big eh. So, kunyari, every day, bakit hindi ka magpagising mo? Why don't you pray? O nga pala, no, teka lang, hindi ko pa pala nagawa magdasal after ko gumising. Most of the time, nagpipray lang ako bago matulog. But this time, why don't you try na pagising mo, you have to say your prayers. And thanks God for the new day, for the new life, for the new chance, for everything sa araw na ito na binigyan ka pa niya ulit ng another life to continue. Diba? And the next day naman, teka, ano pa bang hindi ko nagawa? Or why not start na writing down yung mga bagay na gusto mong gawin? So, always guys, do something para po talagang kumbaga kung ano yung pinapangarap mo, you have to put action. Sabi ko nga, diba, with my interview with Miss Vangeline, that the distance between you and your dream is action. So kapag hindi mo siya ginawa ng action, walang mangyayari. Okay, so I think that's all for today, guys. Thank you so much again for watching Buhay sa Dubai. And please, do share this video para po sa mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo, or kayo mismo, okay, panoorin nyo to, na mag-i-exit na po kasi malapit na po ang holiday. Okay, hello muna kay Leslie Mary. Sir June, may promo ba sa Emirates Airlines on December? Wala pa. No. We will announce that soon. Okay, although ang alam ko lang, ang may available na promotion is ang Philippine Airlines kasi nga sobrang affordable ang kanilang mga business class. Okay, so that's all guys. Thank you so much again for watching. And ano ba yung mga abang ngayon sa akin? Watch out for my food blog sa Mr. Crab UAE this coming Friday. Aalamin po natin kung gaano kasarap ang pagkain nila doon at bakit sila angat sa iba. And then ang Facebook Live ng Friday 3 this coming Friday. Ang interview ko po with Miss Ayeji, siya po si Ivy Grace Paredes. Okay, kilala siya sa, ano ngayon, UK? UK X Factor. So siya yung little diva. Ayun, so i-interviewin po natin siya. Okay, so yun lang for now guys. And watch out for more activity na gagawin ko for epicureanism. And
See you, of course, sa September 1 to 19. Epic Tourism will be nasa Little Manila po kami mismo, guys. Para po kami mismo yung lalapit sa mga kababayan natin na nagda-dine dyan para to share you guys our promotions at maaari kayong sumali, of course, sa kanilang anniversary promotion where you guys are going to win something which I'm not yet, I think, allowed to share kasi we have to wait for their poster. Okay, so that's all for today, guys. Have a nice day to everyone and God bless. Bye! Hello!